builders. 2022 has been a roller coaster ride for all of us. And to start the year right, ito tayo ngayon sa Ongpin, Santa Cruz, Manila upang kilalanin ng isang sikat na feng shui expert na tutulungan tayong alamin ang kapalaran natin this 2023. Kaya ito na panghihintay natin. Tara na! Tayo ngayon sa Dragon Phoenix at makakasama natin si Miss Jean Yu Chua, isang feng shui consultant. Hello, Miss Jean! Hello, hello! Good morning po sa inyo. Yeah, kamusta po? Welcome back. Yes po. So, isang taon din po tayong hindi nagsama no, sa building. Ngayon lang po ulit. Yes. Po. So, ayan, since bagong taon, Miss Jean, no, nagkakaroon tayo ng bagong energy flow, di ba? Yes. And for those who are new viewers ng Bildi, no, sa mga bago pa lang nanonood, sa mga bago pa lang din sa feng shui, Miss Jean, can you tell us ano po ba ang feng shui at ano po ba yung importance ng pag-aaral ng feng shui? So far, ang feng shui is more on about balancing of energy. Ang literal meaning niya is more on feng shui between wind and water. So, you have to know the balance of the energy of the air and the environment that affects the people living on that environment. Yeah. So, yun yung mga factors na kailangan natin i-consider na para mas mag-attract tayo ng peace and harmony. Yes. Yun. If you have good feng shui, of course, pag nakatira tayo dito, we'll attract good money, good career, good health, and also harmony. Yes. Harmonious relationship with all the people surrounds us. Okay, so alam niyo na ngayon na ano, magandang pag-aralan ng feng shui dahil lalo ngayon, di ba, may mga nagbabalik na ng business, mga lalo ngayon sa health natin, kailangan natin yung feng shui pag-aralan. Yes, ang feng shui kasi is more on balancing, di ba? Yes. So kung kunyari, ina-apply natin siya correctly, and pinapractice natin siya ng positive thinking, of course, the effect is good. Yes. And if we think negative, syempre yung feng shui natin, it will turn out bad. Mm-hmm. So kaya kailangan lang natin siya i-apply nicely and correctly para hindi tayo magkaroon ng bad misfortune stars to man. Yes. Tandaan natin yun, builders, ha? And ito naman, Miss Jean, no? Like yung mga napanood po natin na movies before about feng shui, di ba po? Meron doon fini-feature na bagwa. And dahil po dun sa movie na yon, which is a horror movie, nagkaroon po tayo ng misconception or parang natatakot yung mga tao pag nakakakita sila ng bagwa. Miss Jean, ano po ba ang bagwa at para saan po ba to at saan po ba to magandang ilagay sa loob ng bahay? Actually, kasi yung bagwa is one of the best feng shui tools to deflect mga negative energies. Normally, ang bagwa sinalagay natin sa outside, sa main entrance natin para anytime pag mayroong mga bad chi or bad elements na hindi siya pumapasok sa bahay natin, hindi niya tayo ina-attack. Mm-hmm. Yun. So, yung siguro sa movie natin naman na napapanood nyo, actually medyo misconception nga yung idea for the bagwa. Kasi yung bagwa is nakuha niya. Yes. Parang in-steal niya doon sa temple. Mm-hmm. So, that one kasi is more on the act of stealing or the act of getting other people's things. And the same time, para siyang second hand na rin or ginamit na siya ng ibang tao at iniligay doon sa temple, di ba? And the same time, kinuha niyo, tapos ginamit natin siya, syempre hindi siya bagay sa atin. And nagkaroon din siya ng mga curse din doon sa bagwa. So sometimes, you have to be very careful on getting your lucky charms. So huwag tayo pwede bumili ng mga second hand or mga antique. Kasi that one, kasi meron ng mga naka-infuse na power or naka-infuse na mga intentions ng mga owner before. Ayun. Kaya mas, as a feng shui consultant, I always advise mga people na to buy new
Kasi mm-hmm. pag new is new energy, yes. You can input your wishes and your intention kung ano gagawin nyo doon sa charms na yun. May yes. purpose siya, may benefit. So if you get other things, other people ano na use na, second hand, yun yung medyo ano, delikado. Very, ano, you will also get the negative impact of the charms. Okay, so nangyayari po pala talaga siya sa totoong buhay ni Sigino? Yes, yes, nangyayari siya. Sometimes nga kasi, let's say the ownership before, yes. Tapos pinasa sa'yo. So kung may negative energy yung owner dati, it will also pass to you. So kung hindi bagay sa'yo at hindi bagay yung energy, no, of course, negative effect siya. Okay. Yun. Kaya very important of choosing or buying your lucky charms. You have to be very careful na talagang it's a new one, okay, and original, yes, yes. And it's a nice quality. Yes, no, yung sa mga natitipid po, di ba, minsan nagtitipid sila, pero yung pala may bad effect yun. Yes, yes, so, yes. So, mas maganda yung bumili tayo ng bago, at least doon sure tayo, di ba? Yes, yes, sure tayo sa quality, at the same time, sure din tayo sa benefit na makukuha natin. Kasi if we buy lucky charm, is we want to attract good fortune. Yes. Eh. So hindi natin gusto yung bad effect. Mm-hmm. Yun. Kaya you have to be very careful. And you buy on the parang yung known or yung yes. good stores talaga. Like Dragon Phoenix. Yeah, thank you. napag-uusapan na po natin, Miss Jean, yung about sa bahay ko, di ba? Like yung bagwa. Eh, meron din po tayong mga ilang mga kasabihan siguro or mga paniniwala. And totoo po ba to, Miss Jean? Like, ito pong isa na bawal pong magkatapat ang dalawang pinto. Is it true, Miss Jean? Yes. Iniiwasan natin na to have face-to-face yung door inside the house. Kasi it will also cause arguments or yung mga misunderstanding within the family. So, okay. Just imagine na parang dalawang mouth is facing together. Mm-hmm. So, hindi natin mapigilan yung mga arguments talaga or yung mga may suggestions mm-hmm. o kaya may, sometimes may mga misunderstanding within the family. Kaya iniiwasan natin siya na to have a different way yung doors natin. Okay. Mm-hmm. So, meron po kayo dyan, Miss Jean, na mga lucky charms para po ma-fight yung energy. Yes, yes. To counter yung face-to-face yes. door inside your house, you can put mga holy gourd. You can also put yung mga mystic nut para to balance the energy. So, sometimes mayroon din misconception na naglalagay tayo ng bagwa inside the house, which is not yung advice, no, na ilagay yung bagwa sa loob ng bahay. Dapat ang bagwa sa kasi is always external. Oh, it's more on the external, fighting the external energy, fighting the mga external poison arrow, ganun. Yun. Pag sa loob ng bahay, ang kailangan natin gawin is yung mga lucky charms na more harmony effects. Okay. So, bukod po dun, Miss Jean, meron pa pong isa eh. Yung kumbaga, kapag daw po nakatapat yung bed mo sa lamin, is it true na masama rin daw yes, po yes, yung yes. For that naman, the bed, if naka-confront doon sa mirror, is no on, you can attract mga third party or you can also attract yung mga marital extra marital stat energy, no? So, kaya iniiwasan din natin. At the same time, hindi lang para sa couple, no? Or hindi lang dahil sa relationship. Mm-hmm. It also affects your health. Ayun. Mm-hmm. So, sometimes it will have problems in your heart or blood circulations. And also, you can have difficulty of sleeping. Ayun. So, yung mga iniiwasan natin inside the bedroom. Kaya sometimes, pag sa loob ng bedroom, you have to check din yung direction na proper setting of your headboard, of your bed. Hindi siya basta-basta, nilagay ko lang dito kasi gusto ko. Yun. So, meron din tayong mga restriction din sa loob ng kwarto. Yun, number one is yung mirror. So, bawal natin itapat. Yun. So, sometimes it's more on yung hindi tayo nakatulog ng maayos. Yun. So, yung parang thinking natin, think sobrang negative or sobrang confusing. Tapos yung energy din natin, hindi masyado sync. Yun. So, sometimes if you get up, parang sobrang pagod ka pa. Yun. Parang hindi ka nakaregain ng power. Same time, it also caused mga relationship problems on your work also and also your personal life. Ganun. Okay. So, meron din po yung mga charms na pang-contra dun sa... So far, meron tayong pang-contra na charms for that. Pero the best remedy pa rin is to remove the mirror okay. and put it on the other place na lang. Let's say, sa bathroom na lang or Redesign yung kwarto, no? The best remedy yun.
Pero kung talagang sometimes hindi natin maiwasan, mm-hmm. it just make the mirror, takpan mo siya ng wallpaper na lang. Okay. Oo. Parang pwede nga rin po yun. No? Parang hindi lang po makakita yung mirror. Yes, hindi lang siya magkaroon ng reflection. Of energy. Okay. Sometimes kasi the vibration of the mirror is di na double up yung energy. Mm-hmm. So kung good naman siya, then it will attract good luck. Let's say ang mirror is best in the dining table. Okay. Para it will double up the blessings, the food that we have. But kunyari pag sa kwarto, hindi na natin pwede double up yun. Yun, it will may affect your relationship, di ba? Okay. Yun. Pero pag hindi naman po siya nakatapat sa bed mismo, pero meron sa room, okay lang po yun. It will depend on how big the room is. Okay. Kung sobrang liit ng room, tapos may mirror ka pa, then the effect is not good. Okay. Pero pag kunyari malaking room mo, then it can place in the different area, far to your bed, then it's okay. Mm-hmm. Okay. So, tandaan natin yung builders, ha? Pwede nating, pwede tayong maglagay ng mirror. Kung talaga natin maiwasan mag-redesign, kung di natin kaya mag-redesign ng room, lagyan na lang daw natin ng wallpaper. No? Yes, wallpaper. Para, yung mga simple wallpaper to yes. to counter the, not to see the mirror. And the reflection. Then the reflection, yes. The whole mirror talaga tatakpan. Opo. Para, kasi tinakpan na yung half lang. Oo nga, makikita pa rin yung reflection. So, may bad energy pa rin yun, builders, yes, ha? Yes, yes. So, kailangan complete, nakatakip ang mirror kapag para hindi maging pangit or hindi maging bad yung energy flow sa loob ng room. Yes, yes. Okay. So, ito naman po, Miss Jean, sa mga nagbabalak magtayo ng business, syempre po, after 2 years na naka-lockdown tayo, ngayon, nanunumbalik na yung sigla ng mga businesswoman and businessman, di ba po? Nagkakaroon na tayong mga plan magtayo ng business, andyan yung mga coffee shops, yung mga iba't ibang food stores, and like ito pong store ninyo, ano pong maipapayo nyo sa kanila pag magtatayo po sila ng business? Ano po yung mga charms na pwedeng makatulong para po lumago yung business nila? So far, ang number one kinoconsider is to have the proper location mm-hmm. and also to check the direction din ng shop nyo, yes. kung bagay ba sa owner, and also to check din natin kung saan nilalagay yung counter, yung front desk, para to locate yung mga good energy. Tapos yung mga other energy naman na location, you can put sa mga hindi gano'ng ka-important na actions or mga activity there. Ang important sa isang shop is yung saan ilolocate yung cashier, saan papasok yung door din, and saan nyo din ilalagay yung office table or work table. Yun. So, para mag-attract kayo ng auspicious energy and to prolong the good running of or operation of the store or office, ganun. So far, ang lucky charm, first thing is the lantern, no? The lantern is to opening up the good energy flow and also parang kick-off siya ng good start, good beginning. Ayun, kaya yun yung number one niya, lagay sa store or sa office, okay? And second, we can also put mga piyaw. Piyaw is to attract good business and also good start din. And you can also place Happy Buddha. Happy Buddha is to attract the harmony energy. Pero you can also attract good suki or good client yun. And at the same time loyal customer. Ayun, yes. Lagi pumapasok yung customer na masaya. Ayun, lagi bumabalik sa'yo. And at the same time, you can also put mga victory banner. Victory banner is a symbol for success and victory. And to make known pa yung business mo. Syempre pag startup medyo mahirap mag-push up ng energy or magpakilala, 'di ba? So victory banner is more on you can put there para to give you the stability or the winning flow, the success luck, you know. So for ito yung mga lucky charms that you can start on, very basic yan, yun. Para po sa mga magbabalak mag-business. So, ayun, narinig nyo kung ano yung mga lucky charms na pwede sa inyo, ha? And totoo yun, Miss Gino, lagi ko po nakakita sa mga stores, lalo na po yung Happy Buddha. Yan yes. po yung pinaka-popular, no, na lagi nakakita sa mga stores. Yes, na. Happy Buddha kasi is also a symbol for good fortune. Yes. And iba-iba kasi dala ni Happy Buddha. Parang all-in-one na rin siya. So, meron siyang dalang mga minsan, may dala siyang mga money bag, meron din siya dalang mga pechay, coins, meron din siyang mga dalang kasamang let's say money frog ganun. So it's more about attracting good fortune for the new business or those people now thinking of more sustainable business. Yun, oh, nalaman na natin yung about sa ating mga tirahan, meron na rin tayo sa business. Ngayon, Miss Jean, pupunta naman tayo sa field ng akadem. Di ba nga po, may mga nagbabalik eskwela na, may mga nag-face-to-face classes. And ngayong taon din na to, marami rin ang magta-take ng mga board exams.
ano po ba yung meron kayo dyan, Miss Jean, mga pang, mga lucky charms na pwedeng magamit ng mga students natin? Yes, actually, it's the right timing naman for this 2023. Mm-hmm. Sumakto din yung stars natin na nagkaroon tayo ng Star of Academic and also the Star of Scholastic, no? So it's also a best year for those students who are pursuing their courses, mm-hmm. Taking the courage to take the exam. And also for those na not yet decided kung ano yung mga gusto nilang i-take na course in the college, no? So this is also the best year for you to take the step to move forward kung ano yung mga gusto mo and to set your target goal in terms of your studies and kung ano yung mga gusto mo pang i-plan for your school life, yeah. Ayun. So actually 2023 is also a good year din for the cultivating, acquiring new knowledge, new technique, or new method. Kaya very okay siya sa mga schools natin this year na kung yung mga professor, not only yung mga student, also applies din sa mga professor. They can also learn new things, new technique to teach the students. Also, they can also have mga smart way to use or kaya mga gadget to use na to help their teaching more easier and more simpler para mas mabilis yung understanding ng student. So, this 2023 is also a good year for you to have this kind of energy na para ma-enhance yung wisdom, ma-enhance yung skills mo, and same time yung communication with people. This is also a year na for you to plan more long-term in terms of your studying. Yun, hindi lang siya yung pang study lang for the short term. Yes. Might be, it can be your career, it can be your business opportunity, especially for the student, kunyari magaling sila magsalita, or magaling sila mag-guide. So they can be a coach, they can be a trainer. This is business opportunity or career opportunity na for those who want to pursue their studies. Yes. Oo, kaya this is a best year for you to start kung ano yung gusto nyo pag-aralan. And for those who want to divert their career, they can also take some challenge na to take some new courses. Let's say, may mga people na into medicine. Pero feeling nila mahirap mag-medicine ngayon. So, they want to shift their career na into some courses like management or so marketing. So, pwede yun, Miss Jean. Yes, they can have the courage to take it na to divert their career. Okay naman to add on naman kung ano pa naman mga ability nila or mga potentials. Gusto pa nilang dagdagan yung wisdom nila. That is also good din for this 2023. Kaya it's right timing eh. Kasi meron tayong 2 years time na naka-stable na, yes, or naka-idle na wala tayong masyadong ginawa, di ba? So sometimes very limitation yung actions natin. But this comeback natin for 2023 is also a good year for us. Kasi nandun yung number 4 star. Number 4 is the energy for dominating us to be more competitive, to be more challenging in terms of mga studies, learnings, or anything that about the innovations. Ayun, so very good din yung timing natin. Hindi rin naman bad yung nagkaroon tayo ng 2 years of pandemic. Ayun. So this year is more on the comeback, mas maging tayo positive thinking. Comeback pala this year. Yes, yes. Comeback tayo this year. So this year pala, Miss Gino, nag-a-align ang mga stars para sa mga taong gusto magplano, sumubok ulit. Yes, yes. Magdagdag, yes, ng bagong kaalaman, no? So yes, yes. It's not too late for you to start again if hindi man ninyo natuloy yung plano nyo last year. Meron pa rin this year, di ba, Miss? Yes, yes. Sometimes it will only the right timing eh. Mm-hmm. Eh, sumakto lang talaga yung pagpasok ng 2023. Yung chart natin is very aligned to those magandang taon pala tong 2023. Who want to have a new start, a new beginning in terms of their career or kaya their schooling, or kaya some want to pursue yung examinations. This is very good timing. At the same time, aside from the education, there's also a good time din for relationship luck din. So relationship is let's say you want to have establishing new network, a new team, a new people to work on. This is also a best year for building your core, your energy, to have good decision making, you have good strategic planning. Yun. So para lalo pa mas mapaganda yung system mo in terms of operation or management. It's very aligned for this 2023. Wow. Especially for those mga career person. Yun. So, very good talaga sa kanila to na they can search on kung ano pa yung makaya nilang i-search. So, this is more about the guidancing din and attracting, yes, good mentor. Kaya itong year, maraming klaseng ganitong energy. Kunya, you're new into this kind of career,
meron mga guidances na tutulong sa inyo. Mm-hmm. And meron din mga mentor na pwede mag-guide sa inyo. So they share their experiences, they share their knowledge. Para mag-grow ka pala. Yes, para lalo ka magkaroon ng growth and development. At the same time, mas ma-expedite mo yung gusto mo mangyari. Kasi hindi mo na kailangan pagdaanan yung mga pinagdaanan ng mga yes, ano, mentors mo na nahirapan na sila. To guide yes, you. Yes, to guide you. So, kumbaga, nandoon na rin yung mga details and information that we can start to understand, to mm-hmm. analyze, and to apply it to our life. You know, para mas mabilis siya. Yun. Kaya pansin mo yung technology natin this year, mas maging lalo pang mag-improve. Yes. Because a lot of more people na they have the courage to show up, to teach, to train. Kaya yung social media mas maging ano pa trending and mas marami pang mga overloaded information that we can get. Especially in the field of medicine, yung mga health benefit, or kaya something mga inspirational message or mga guiding message, yun. Super maganda yung ano effect niya sa atin. So grabe no, builders. Actually kinikilabutan ako ngayon no kasi sa mga sinasabi ni Miss Jean, parang magiging sobrang ganda ng 2023 para sa ating lahat no. Basta gawin lang natin yung best natin and syempre yung guidance nga nung sinasabi ni Miss Jean ng mga mentors natin, yung mga taong mag-guide sa atin this year, ay pakinggan natin yun, yung mga sinasabi nila para naman sa growth natin and development. Yes, yes. So far kasi ang feng shui naman is more the application. Eh. Yes. So huwag natin iisipin na ay isa religion, isa ganun. Mm. So nagkakaroon tayo ng mga limitation on that, yes, eh, diba? Minsan po, so, mga doubts pa, yes, diba? Yes. Sometimes it's more on you have to take it positively. Ang feng shui is more on the guidance. It's like inspiration for you na to apply it to your life to, yes, to make it more balanced. Yun. Yun siya. Po, narinig nyo yun na ang feng shui is only the guidance, yes, the guidance. Nasa tao pa rin yung application. Yes, the application. So, ang ano naman eh, feng shui is more on about, meron tayong three kinds of luck. Mm-hmm. Sometimes, we call it the heaven's luck, the man luck, and the earth luck. Ayun. So, the heaven's luck is where our birthday. So, we are destined to have this kind of birthday. We are always this kind of animal sign. Mm-hmm. So, hindi na natin kaya ipalitan yung birthday natin. Kung ano yung blessings na binigay sa atin ng heaven, yun talaga siya for lifetime. Okay? If you're born in the year of the dragon, then you always dragon ka. Yes. Oo. So, hindi mo pala sabihin, ay, sorry si monkey, I want to change to the monkey. Hindi pwede. Yun. Because you are destined to that birthday. Yes. So, you have to do something para you can have a good energy. So, papasok dun yung man luck. So, the man luck, you have the decision to think and to work hard kung anong mga pwede natin gawin to plan ourselves, kung anong pwede natin gawin na mas maging better yung choice natin, mas maging maganda yung destination natin, and kung ano yung mga target goal natin in life. Yun yung hard work, man luck. And at the same time, meron din tayong tinatawag na earth luck. So, that is the feng shui coming in. The feng shui is going to balance our life. Kunyari, hindi tayo ganun kaswerte. So, ano gagawin natin? We change the environment. We activate the good energy. We need to be more positive. So, papasok yung feng shui. Yun. So, we have to locate ourselves in the lucky direction. Yun. So, it's more about the science or to analyze your lucky direction para magkaroon ka ng balance of life. Yun. So, these three things, always to remember, the heaven's luck, the earth luck, and the man luck. So, this is how the energy flow. Na para lalo tayo maging positive thinking. Yes, and para din po maging balance, no? Hindi lang tayo naniniwala sa mga swerte, hindi lang tayo naniniwala sa, kumbaga, hindi tayo naniniwala na naniniwala ka lang pero wala kong ginagawa. Yes, yes. Sometimes dapat, more on, it's not really a belief, eh. It's more on the practice. Yes. Yes, yes. It's more on the practice on how you apply the feng shui to your life. Mm-hmm. If you reject, if you are skeptic about the feng shui, then you lack the 33%. Mm-hmm. Kasi you have the 100%, diba? Yung heaven's luck, the earth luck, and the man luck, mm-hmm, diba? So, magkakaroon ka ng deficiency of 33%. May kulang. Deficiency of 33%. So, kahit anong hard work mo, you don't have the proper feng shui, hindi rin siya mag-work ng ganong kaganda. Yes. Oo. Ganun. So, if naman, kung overloaded ka naman sa mga lucky charms, sa mga feng shui, tapos wala ka naman hard work, then hindi rin siya pantay. Ayun. So, kahit sabihin natin na super lucky ka this year, you have a lot of potential stars that help you. You have the money luck, you have the health stuff, and ganun lahat. But if you keep sitting down lang, wala kang ginagawa. Yes. So, the lucky star will not work then. Mm-hmm. Oo. That's why there's feng shui always giving you the
ano, guidance. Ano yung chart mo for this year? Lucky ka ba o unlucky? If you're lucky, then I'll boost up my lucky. I will make myself more better. Mm-hmm. If I'm not lucky, and then I will take care of myself. I will not be more aggressive. So magiging very cautious ako sa mga actions ko. So ma-anticipate mo na, you can be aware of everything. Pag if you apply the feng shui to your life. Yeah, that's how the feng shui works. Dami na natin natutunan kay Miss Jean today, builders, ha? Mm-hmm. Wag niyong kakalimutan yung tatlo. Ano nga po yung Miss Jean? The tatlo is the heavens lock, the earth lock, and the man lock. Mm-hmm. Oh, yan. So, I think, Miss Jean, na-cover na po natin lahat, no? And sobrang marami na rin po ako natutunan for today. And syempre, of course, mga builders natin na nanonood ngayon, alam ko na marami kayong natutunan ngayon sa amin. And lalo kay Miss Jean, no? Yeah. So, dami ng tinuro niya about feng shui and of course, our year 2023, no, nakaka-excite siya dahil nga sabi ni Ms. Jean kanina, no, nag-a-align yung mga stars, and syempre huwag tayong matakot mag-start, mag-innovate, no, mag-start, mag-learn pa, mag-discover ng kung ano-ano pa man na hindi pa natin na-discovered about ourselves. And ayun, I think nakuha na natin yung pinaka main goal natin for today, no, na makuha natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng feng shui at kung gaano nga ba kaswerte or kalucky ang ating year 2023. Yes, thank you so much. I hope na marami kayo na learn sa akin, and pag meron pa kayo ano kailangan sa akin, or you have more you want to have more ano, yes, consultation, then you can ask me. Yeah, as in yung Facebook page, and meron po ba yung Facebook page, Miss Jean, para ma-reach? Yes, I have my Facebook and Instagram is Jean's Dragon. So if you have some feng shui inquiries, or you want to have my consultation, then you can come to my store. Dragon Phoenix is 807 Ongpin. Or you can also go to my Green Hills store. It's located at B Mall, second floor, Golden Phoenix. Yun, and may YouTube ka din po, di ba, Miss Jean? Yeah, may YouTube din ako. Isama na natin yung Miss Jean. Ano po ang YouTube channel ni Miss Jean? YouTube channel ko is Jean Yu Chua, PH. Yeah. Ayan, so bisitahin nyo si Miss Jean dito lang siya sa may Ongpin. Yeah, Ongpin. My store is located on the oldest Chinatown. Yun. Ongpin. Yes, and sa kanyang Green Hills branch, no? Yeah, Green Hills branch is on the Vira Mall, second floor, Golden Phoenix. Ayan, so very accommodating ni Miss Jean. Hindi nga niya hahayaang umuwi ng luhaan dito sa Dragon Phoenix. Thank you so much, Miss Jean. Yeah, thank you so much din. I hope you enjoy my sharing. Yes, sobra po. Sobrang dami ko natutunan for today, Miss Jean. Thank you. So, ayan lang, builders. See you next time.